guys, this is your girl Mina and welcome to my vlog. So for today's video, I will be sharing with you guys yung bath and body essentials ko. So for my yung ginagamit ko sa pagliligo is mga skin whitening po siya. So bale mga murang pampapaputi ko sa aking katawan and mga panligo ko sa katawan tsaka sa buhok, sa yes, yun lang. And may napapansin ba kayo parang maaliwalas ang aking mukha? And also may falafel na tayo ngayon, so tuloy-tuloy ang ating kasiyahan mga besh. And also it's just that I'm very disappointed with the ring light kasi nga basta disappointed lang ako. Yun nga, hindi siya set and na off siya pag nilo-lower down yung ano, yung light. So far, okay naman siya pag hindi mo i-lower down. So kung yan lang, sobrang aliwalas. Sobrang light, sobrang na... Hindi ko alam. Basta, parang hindi ko siya type na ganito kaputi. So yun lang. Let's jump into the video. So, I will be sharing with you all guys yung kung ano yung mga products na ginagamit ko to maintain my fair complexion skin. So, sa gustong magpaputi dyan, and if you might be interested, please keep on watching. Yun na nga guys, disclaimer, hindi porket effective sa akin is magiging effective din sa inyo. No offense sa mga morena dyan, sa totoo lang, nakakaingit kayo. Kasi, morena kayo, pero you look so beautiful. Yes, sabi mo, minsan kasi, naisip ko, ba't ganun? Ba't ang ganda niya? Kasi minsan, yung mga puti, sasabihin, ay, maganda lang yan. Kasi maputi. Yun, di ba? Ako, in between naman ako, hindi ako morena, hindi din naman ako puti. Fair complexion lang. Kasi ako, konting itim ko lang, ang gugyot-gugyot ko na talaga. So, kailangan ko siyang i-maintain. So, ang mga ginagamit ko is familiar naman kayo. So, ito mga mura lang po to kasi mahilig po talaga ako sa mura. Pero effective naman. Hindi naman po ako mag-i-stick nito kung hindi po siya effective. So, ito, first things first, sasabon muna tayo. So, I'm using two soaps. Ito. At dito ko po nilagay kasi wala ng bacon sa harap. So I'm using two soaps. This one is to cleanse my body. So before, I don't like using this one kasi sobrang dry ng skin. Basta, hindi ko lang feel. Pero when the COVID started, so kailangan ko nang gumamit ng mga germicidal soap. So ito po siya. Before, I was using the papaya. Pero every time na nag-grocery ako, nauubusan, kaya wala, no choice, kahit anong safeguard, basta safeguard. So ito, di ko alam, nakalimutan ko yung price. Next is this one. So, sa mga familiar nito, it is very effective in lightening, you know. And this one only cost for 72 pesos. Tatlo na po siya. Kung ako lang po yung nagka-cut nito, dalawang beses ko lang po siyang kinakat, but since si Dada yung nag-cut nito, kaya magiging tatlong beses siyang i-cut, tatlong piras. And, itong safeguard, ginagamit ko siya una, before yung Kojic, kasi ito, ginagamit ko twice a day. Pag naliligo ako sa umaga, tsaka yung pag nag- half bath na ako sa gabi, ito yung ginagamit ko para tanggal na rin yung mga germs. And then ito, ginagamit ko, hindi ko po siya ginagamit twice a day. Bali, sa umaga ko lang to ginagamit for my face. And then for my body, sa gabi ko lang siya ginagamit kasi
nag-skincare routine po talaga ako is every night kasi hindi ko kayang mag-skincare routine ng umaga kasi malilate na po tayo mga mems, malilate po tayo. So ito, ginagamit ko siya sa mukha nga umaga and then sa body ko sa gabi. And sabi dito, kailangan mo siyang ibabad pero ako hindi ko siya binababad kasi hindi naman talaga ako nagpapaputi. Ano lang, maintain lang yung kung ano yung meron akong ano, skin. Kasi mahapdi din, mahapdi siya mems, mahapdi. So, kung bago ka pa lang nito, mahapdi talaga siya. Ako nga na, matagal ko na itong ginagamit, hindi po ito pwedeng mawala. Yun, mahapdi pa rin. So, pagkalagay ako, pag malagyan ko na yung buong katawan ko, banlaw na agad. So, ito, kahit sa mga department store, makikita nyo. Next, ito po yung sa soap ko, and then, girls, we need to scrub our body para matanggal din yung mga dead skin cells. So, what I'm using is this. I know familiar kayo nito kasi sikat na sikat po to, Abunimel spa milk salt. Before, I was using the pouch, pero sobrang dry niya kasi. And what I like about this one is 2-in-1 na siya. And meron na siyang yogurt, so hindi siya sobrang dry kung papahid mo sa skin mo. And yung naka-pouch is only cost 70 to 80 plus. I'm not really sure. Nakalimutan ko na. Pero sobrang matagal mo siyang gamitin, guys. Matagal ko siyang maubos. And this one cost only for $199 sa Watson's po. Makikita niyo din naman siya sa mga department stores. Ito, so hindi ko siya everyday ginagamit kasi po, hindi naman natin pwedeng araw-arawin yung pag-scrub kasi too much love will kill you, charet. Yes, too much can lead to damage. So, madadamage din po yung skin nyo kasi strong po siya. So, ito, ginagamit ko lang siya twice a week sa body. Yes po, nilalagay ko siya sa mukha ko, ginagamit ko siya sa mukha, pero isang beses lang sa isang week. Bali, ginagamit ko lang po siya sa Saturday night sa mukha ko and every Wednesday and Saturday kasi ako nagsascrub ng body ko. So, hindi ko talaga siya binababad, hindi ko ugaling magbabad before nung estudyante days, nagbababad po ako sa mga products. Pero ngayon hindi na kasi ayoko naman ng magpaputi. Ang contento na ako sa skin ko. Gusto ko lang i-maintain yung balat ko. So, ito, again guys, dapat gentle kayo sa pag-scrub kasi salt po siya eh. Dapat gentle lang kayo and circular motion. And then, nasa inyo kung gusto nyo ibabad pero ako, okay na ako. And then, yung after effect kasi niya is sobrang smooth yung, oh my gosh, tas ang bango-bango pa. After mo siyang bandawan, i-feel mo ganun yung skin mo. Oh my god, it's so smooth! And it smells so much like milk. Parang ang sarap pagatin. yun. So, ito, $199. Next naman po is sa buhok ko. So, sa buhok ko, for my shampoo, I've been using this one and di ko alam, nakalimutan ko, siguro $199 ba yun or $299. I really forgot the price, buy one take one kasi siya, kaya gin-drop ko na. So, yung gamit ko is nandun na sa banyo, hindi ko na pwedeng dalhin kasi dugyot na. Pero hanggang dito pa yun, so kaming dalawa lang naman ni Dada, minsan lang naman si Dada dito. So, ako talaga yung palaging gumagamit. This one, hindi siya mabula, pero maganda siya sa buhok yung sobrang smooth talaga yung buhok ng buhok ko. Unlike before na I've been using sun silk, so sobrang dry ng buhok ko. This aloe vera kasi siya, sorry. Aloe vera siya. This past few months, I've been addicted to aloe vera, di ko alam. Basta ito, affordable and maganda yung result. Kahit si Charlotte, yung kasama ko sa work, pansin niya din na maganda to sa buhok mo. Sobrang smooth talaga ng balat mo, besh. Hindi ka talaga magsasawang hawak-hawakan yung buhok mo. So, ito, hindi ko alam, baka next year na ako makakabili ng ganito kasi nga, ang dami pa, oh. Diba? So,
ano po siya, 1000 ml, so sobrang dami na. Next is, I didn't use conditioner, keratin po yung gamit ko, and paubos na siya, I only have 3 pirasong ganito. But then, ipifinish ko na lang siya, I mean, tatapusin ko na lang, uubusin ko na lang siya, and then, I'm gonna switch to, ta-da! Ito po siya. Ito, magbibili nyo lang kahit sa ang department store, di ko lang feel, mabango siya, and di ko lang feel yung effect niya. And tatlong beses ko siyang nagagamit kasi ikli lang ng buhok, ang ikli lang ng buhok ko, ang konti lang ng buhok ko, so manipis kasi yung buhok ko, kaya ganun. So tatlong beses kung ako lang talaga yung gumagamit, pero pag andito si Dada, dalawang beses ko itong nagagamit, tapos isa siya, so tatlo pa rin. I'm gonna be switching to Naturals by Watsons kasi ang dami review nakikita ko, and then naka-sale po siya, so nabili ko siya ng sale. 50% yata yun kasi nabili ko siya 119.50 yung bili ko nito kahapon po. And gusto ko kasi na i-maintain na yung paggamit ng aloe vera for my buhok, and gusto ko talaga mga organic na parang nagmamatured ako, gusto ko na ng mga organic, di ko alam, di ko sure. Basta yun na, yun yung gusto ko eh. I'm really wishing na yung brand ng shampoo ko is magkakaroon din sila ng conditioner na ganito, ay yung ganun pa rin, aloe vera. Kasi yung nakikita kong conditioner niya is hindi siya aloe vera, kaya hindi na ako nag-purchase. So ito na lang, so organic naman na to, kaya okay na din. Marami kasing nagsabi na maganda daw ko. So, I'm gonna try and I'm gonna make a review for this one. So far, yun lang naman yung gamit ko sa body and sa buhok ko. Next, let's proceed to what I've been using for my face as cleanser. So, if you have watched my recent vlog, yung before ko, after ko mag-micellar water, ito po yung ginagamit ko. Yes, whip foam po siya, 99 pesos lang po siya, and maganda siya, glowy po yung result ng face nyo. So, yun lang naman, ito, for my face, every night ko lang po siyang ginagamit, kasi nga, sa morning ko ginagamit si Kojic. And then ito yung sa gabi. Hindi na ako nagsasabon ng mukha sa gabi. Kasi after ng micellar water, ito na agad. Tapos banlaw. Tapos okay na. Hindi ko nilalagyan ng kung ano-ano. Kasi ayokong maglagay ng sobra-sobra sa mukha. Di ko alam. Ayokong i-expose ng maraming product yung skin ko. So, and last but not the least, this one. O diba, addict na ako sa aloe vera. I just bought this yesterday, so isang beses ko pa lang siyang nagamit, and guys, promise, sobrang bango niya. It costs for 229 pesos, so Watson's din to, alcohol-free and paraben-free. So, hindi siya, maganda po siya sa ating mga balat. So, yes. So, it is soothing gel, aloe vera and snail for all types of skin. So, claim niya, moisturizing, firming, and brightening. So, sabi ko nga, mini-maintain ko lang yung skin ko. Ang habol ko lang dito is for moisturizing and firming. Kasi every night, hindi naman na ako naglo-lotion. Gusto ko pa din i-moisturize without using lotion. So, ito yung gagamitin ko. Hindi ko to siya gagamitin sa aking mukha. Sa ano lang, katawan, tsaka siguro sa kilikili na din. Kasi brightening, baka naman. Gagawa din po ako ng review pag maubos ko na to, kung ano yung feeling, yung kalalabasan sa paggamit ko. Kasi nung ginamit ko kagabi, sobrang bango niya, tapos ang ganda sa skin, hindi ko alam. Basta gagawa din ako ng review. So, yun lang guys. Wala talaga akong maraming gamit sa aking katawan. Yun lang talaga. So, bago ko makalimutan, ito pala is whitening siya, and ito po yung ginagamit ko sa aking kilikili, and so far
effective naman siya kasi before sobrang itim ng kilikili ko, ngayon ito na po siya. Although may shadowy siya, shadow, pero at least hindi siya ganun kaitim na sobrang itim talaga yung before pa, yung sobrang itim talaga. And so yun lang yung gamit ko. And sobrang mura, hindi kayo mabubutasan ng bulsa. And yung mga pinakita ko kasi sa inyo is pang matanggalan siya, guys. So lahat siya i-re-recommend ko sa inyo kasi hindi naman ako talaga mag-stick sa isang product na hindi effective sa akin and hindi ako makakamura kasi mura. Yun nga, so disclaimer again, hindi porket effective sa akin is magiging effective sa inyo kasi ang pagpapaputi hindi instant yan, hindi yan parang sili na aanghang agad kung ilalagay mo. Kailangan mo pang maubos ang ilang mga pakete or ilang bottles to achieve what you really wanted in your skin. And I hope naman na yung video to is makatulong sa inyo, sa mga nagpapaputi dyan. I hope na helpful tong video ito. And also, if you like this video, give this a thumbs up, share, and comment down below sa mga gusto nyo pang gawin kong video. And also, comment down sa mga mali-mali ko. Dapat, kasi, let's help one another by saying kung ano yung kulang pa sa video. And basta yung mga pwede nyo i-comment para naman ma-adjust ko and then mag-grow din naman ako. And sa mga fellow YouTubers ko dyan, please baka may maitulong kayo, ano pang kulang, anong bawal, anong hindi pwedeng gawin. So, and I'll be thankful for that. And also, if you're still new here, kung bago ka pa lang sa channel ko, beka naman, subscribe ko na. And click the notification bell so that you'll get updated on my upcoming videos. So, yun na nga. Wala na akong ibang sasabihin. Wala na ako siguro nakalimutan. So, thank you for watching. This has been your girl, Dina Flores. #support local. Hantod sa sunod. Bye!